Tara, wala na patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng no-ihaw, no-uling ng napakasarap na merienda na tupig. Napakasarap na ito sa kape, guys. Tara, simulan na natin. Meron tayo dito isang buko at nakita nyo na kanina na pinashred natin ito. Dadagdagan ko ito ng 1 half cup ng brown sugar. Yan, pwede nyo pa yung dagdagan ng mga 2 tablespoon pa kung gusto nyo na mas matamis pa. Para mas ma-enhance yung ating flavor, pinch of salt. Okay, then haluin lang natin ito hanggang sa malusaw yung ating asukal. Ayan, at tunaw na yung ating asukal. Ilalagay ko na rito yung ating 200 ml ng ating kakanggata. Haluin lang natin ito. Konti lang. Kasi ilalagay na natin yung ating 1.5 cup ng glutinous rice yung ilalagay natin dito, pero paunti-unti lang. Haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa mag-well blend. Ilalagay ko muna rito yung ating 2 tablespoon ng butter. At yung ating natirang glutinous rice flour. So okay na to. Ngayon naman ay prepare natin yung ating banana leaf na gagamitin. Dahon ng saging. So ang pagsukat nito ay ginagamit ko lang yung aking kamay. So gusto ko yung malapad lang. Yung from ating yung middle tsaka yung thumb. Ganyan lang siya. At ito na yung pinakasukat natin. At syempre ito ay huwag kalimutan na linisin. Harap likod. Okay, so ngayon ay papasadahan natin ito sa apoy para maging mas flexible pa. At kapag ito ay nirorolyo, ay hindi ito magbe-break or lulutong. Sa pag-scoop naman natin, ay gumamit ako dito ng 1/4 cup na pang-scoop. Pero huwag natin masyadong pupunuin. Kailangan ay pantay lamang kasi baka tumagos ito sa ating dahon habang ito ay binabalot. Ayan, so ilikirin natin ito dito at balutin natin na parang tayo nagbabalot ng suman at mas maganda talaga kung walang butas yung gagamitin nating banana leaves kasi sisira ka mamaya kapag ito ay niluluto. At dahil sa wala tayong uling or pang-grill dito na talagang classic na paggawa ng tubig ay gagamit tayo dito ng flat pan at dito natin ito lulutuin. So dito guys, aaminin ko sa inyo sa mga paggamit natin ng mga pan na katulad nito ay dapat nasa low heat lang para talaga naman luto yung pinakaloob ng ating tubig. At talagang matagal talaga itong lutuin. Ayan, at medyo nakakamoy-ngamoy na ito at tutusan na rin ang pinaka-bottom. Baligtarin lang natin. So, kailangan ito ay talian pero wala ko pantali. Kaya, papatungan ko na lang ito ng pantakip natin. So, ito guys, ay luluto lang natin 20 minutes each side. So dito sa matutal ay nakagawa tayo ng mga 11 to 12 pieces. And now it's done! Our no-ihaw, no-uling, napakasarap na merienda na tupig. Aba, syempre ito hindi mawawala ang tanong ni Mama Shirley. Anong klaseng galapong ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na merienda? Siyempre, ang inyong sagot sa comment box section. Nako guys, kung meron pa kayo ibang request dito sa Ang Sarap Grabe na about sa merienda, kakanin, at kung ano-ano pa, pakicomment naman sa comment box section. Tara na guys, wala na patumpik-tumpik pa. Ay, alambot. Po tayo! Naku, guys, tamang-tama yung timpla, tamang-tama yung tamis, hindi nakakaumay, siksik yung ating tupig. Napakasarap po, pwede nyo pang dagdag ito na mas marami pang buko. O, diba? So, ayan po guys, maraming-maraming po salamat sa inyo lahat. Ayan, nakitang-kita talaga ng napakakunat. Maraming-maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!